So, naisip mo na ba yung iniisip ko ngayon? Siguro hindi. Nakita mo lang yung title ng video kaya pumasok dyan sa ulo mo. Sapot-sap sa inyong lahat, ako nga pala si Dencio. Pero minsan ba, putangina, naisip nyo na rin ba kung what if, putangina, ito na naman tayo sa what if, paano kung yung babae naman, yung manligaw sa lalaki? Kasi di ba ang dami nating naririnig, ang dami nilang sinasabi na pag yung babae na daw yung gumawa ng first move, yung nag-initiate sa lalaki, nagmumukha siyang desperada, alam mo yun, patay na patay siya dun sa lalaki, nauhaw yung pek-pek niya. Pero para sa akin, pag babae yung gumawa ng first move, pag babae yung nag-initiate, alam mo yun, let's say nasa mall kayo, na alam mo yun, nakatambay ka lang dun sa mall, o nasa tindahan ka, o kaya kahit nasaan ka man, alam mo yun, tapos may babae, may lumapit sa'yo, depende kung paano siya lumapit, paano siya magsalita, paano kanya tinignan, alam mo yun, ang dami-dami. Pag lumapit siyang nahihiya, tapos nag-aalinlangan sa'yo, alam mo yun, let's say sabihin natin, ako nga yung babae, ikaw nga yung lalaki, di ba? Hi, ako nga pala si Densya. Gusto ko sanang makipagkilala sa'yo. Putang ina, alam mo tol, alam mo yung unang-unang papasok dun sa ulo ko. Putang ina, kahit sabihin natin maganda siya, di ba? Putang ina, type ako nito. Easy to get to. Putang ina, kakama ko to mamayang gabi ka. Kung gano'n, syempre, men. Alam mo yun? Pag pinakita mo sa isang lalaki, nag-aalinlangan ka lang. Tapos, alam mo yun? Tapos, pag gano'n kasi, yung body language, sa pag gano'n, 'di ba? Like parang nagpapa conquer ka dun sa mismong nilalapitan mo, 'di ba? Kaya pag ganoon, para sa akin, syempre easy to get, okay na kina. Yun na yung sinasabi nila, hindi naman sinasabing desperada, siguro mahihiyain lang talaga siya tapos nagbuo siya ng, alam mo yun, naglakas-loob siyang lapitan ka pero nagmumukha kang, alam mo yun, mukhang patay na patay ka talaga dun sa lalapitan mong lalaki. Pero pag lumapit siyang parang wala lang, tol. Alam mo yun, yung paglapit niya. Hi, ako nga pala si Densya. Putang ina, Densya. Densya, ba't Densya kasi? Ako nga pala si Fiona. Anong name mo? Oh, ganun. Alam mo yun, kahit ako, let's say ako yung nilapitan, kahit alam na alam kong siya mismo nag-initiate, syempre, iisipin ko, tang ina, type ako. Type ako nitong babaeng to. Pero, at the same time, mas lalong na-attract ako dun sa ganung babae. Kasi nga, alam mo yun, yung kumpiyansa niya sa kumpiyansa niya, yung lakas ng loob niya para lumapit. Alam mo yung confident nga. Confident na confident, walang kapaki-paki. Nilapitan ka, nakipagkilala, gustong malaman yung pangalan mo. Mas lalong laglag yung brief ko pag ganun, tol. Hindi na laglag panty pag ganun, laglag brief na. Hindi, laglag boxer pala. So, alam mo yun, mas lalong na-attract yung mga lalaki sa mga ganung babae. Hindi sila nagmumukhang desperada o nagmumukhang patay na patay dun sa lalaki. Diba? Kaya nakadepende kung paano kayo mag-approach. Ganun din lang sa lalaki, diba? Like, let's say yung lalaki, in-approach ka ng isang lalaki, babae ka, in-approach ka, tapos mayayin ka nag-aalinlangan. Siyempre, yung iisip ng babae, tanginang yan. Alam mo yun? Yung parang nerdy, na parang mahihiyain, nervyoso, torpe, ganun, diba? Pero may mga babae pa rin, na may, yung mga lalaki, kahit torpe-torpe sila, naglalakas loob din sila. O, tapos nagiging sila pa rin. Diba? Yung gusto kong iparating na kahit ako bilang isang lalaki, pag may ganung babaeng lumapit sa akin, nag-approach, nag-initiate sa akin, alam mo yan, tangina, maaastigan ako sa kanya. Tangina, ang astig ng babaeng to, ah. Siyempre, men. Alam mo yun, kasi alam na alam ko bilang isang lalaki, alam na alam namin bilang mga lalaki, na yung pag-approach ng babae, napakahirap. Siyempre, tanginang yan. Alam mo, iniisip minsan ng mga babae kasi, ba't di pa ako nilalapitan ito? Alam na nga, type ako. Type ko siya. Sabi ko nun, di ba? Hindi nyo alam yung kailangan naming ipuning lakas ng loob para lang lumapit. Alam na alam ng mga kalalakihan yan kasi, siyempre, yun na yung buhay namin. Lalaki kami. Kami yung lumalapit, di ba? Kami yung nakikipagkilala. Kasi nga pag babae, nagmumukhang desperada. Pero bakit nga ba hindi babae yung manligaw sa lalaki? Why? Bakit? Apay! Siguro, natatakot kayong ma-reject. Natatakot kayong mabasted. Natatakot kayong pagtawanan. Natatakot kayong hindi pansinin. Natatakot kayo sa sasabihin ng iba. O ayaw nyong manlibre. Ayaw nyong magbayad sa first day. Ayaw nyong sumundo. Ayun yung buksan ng pintuan yung mga lalaki kasi ayun yung ginagawa ng lalaki, di ba? Di ba?
Kasi nga lalaki. Lalaki kami. Kaya kailangan kami yung gagawa nun. So isipin mo nga, kung lalaki, yung gagawa ng mga yon okay lang. Kasi nga lalaki. Kasi nga lalaki. Yun lang yung rason eh. Kasi nga daw lalaki. So pag yung isang babae, sinuntok yung lalaki sa publiko, okay lang, putang ina, baka nag-aaway lang yung dalawang yan, sabi nila. Pero, pag binaliktad mo yung sitwasyon, bukin ang ina, ang daming mangingialam, tignan mo. Pag yung lalaki, sinuntok niya yung babae, putang ina. Let's say yung babae, nagluko sa 10 lalaki, may inuwi siyang 10 lalaki. Diba? Tapos nahuli siya ng lalaki. Tapos nasa publiko sila ngayon, sinuntok niyang ganon. Hindi mo alam yung kwento. Tapos karamihan sa mga babae, tangina, gusto equality. Equality? Hindi sa iniinsulto ko yung mga babae. Ah. Don't get me wrong. I'm not trying to offend you or anything. Okay? Just to be clear. Hindi sa gusto kong insultuhin yung mga babae dito. Ha? Hindi ko kayo iniinsulto. Alam ko naman kayang-kaya nyo rin gawin yan. Kayang-kaya nyo rin mag-risk. May lakas din ng loob. May lakas din kayo ng loob para lumapit sa lalaki. Ganyan. Kunin yung number niya. Kunin yung pangalan niya. Pero ayaw nyo. Kasi nga, babae kayo, di ba? Pero hindi ko nila lahat-lahat ng mga babae dito ngayon, ha? Kasi ako, personally, in my experience, may mga na-experience na rin akong, usually yung mga babae, yung gumagawa ng first move, sila yung nag-i-initiate. At alam mo ba, putang ina, ang sarap. Ang sarap, tol, kasi, alam mo yun, wala silang kapaki-paki sa sasabihin ng iba, wala silang kapaki-paki sa opinion ng iba, di ba? Siyempre, sasabihin opinion ng iba, di ba? Tapos alam mo 'yun, rekta lang po kinangina, gusto kita. Boom. Tapos ang sarap lang sa pakiramdam kasi nga na alam mo 'yun, yung bilang isang lalaki na appreciate ka rin at hindi lang bilang isang lalaki. Alam mo 'yun, hindi lang ikaw yung gumagawa lahat, na hindi lang ikaw yung nag-i-initiate na lang palagi, ganyan-ganyan. Na yung babae naman yung gumagawa. Like, it's not bad sometimes. So sa mga babaeng nanonood, kung meron man, sasabihin ko lang sa inyo, okay lang kung yung babae yung mag-initiate. Kung yung babae yung gumawa ng first move, hindi kayo magmumukhang desperada. Alam mo yun, mas ma-appreciate pa nga namin. Kasi nga, pinapakita nyong, alam mo yun, interesado kayo. Tapos, mas ma-appreciate namin. Kasi, alam mo yun, ang hirap mag-approach ng babae. Sa karamihan, ha? Ang hirap. Pati rin sa akin, mahirap din. Putang ina. Alam mo yung kaba? Yung rejection na iniisip mo? Di ba? Nung iniisip mo na mare-reject na lang, yeah. Nararamdaman namin mga lalaki yun. Pero at the same time, kahit meron, gagawin pa rin namin. Tapos, ginawa mo. Putang ina. Ang astig mo. At hindi rin nakaka-turn off pag ikaw bilang isang babae ang mag-initiate sa, alam mo yun, sa lalaki. Kasi karamihan sa mga nagsasabi kasi, putang inang yan, siya yung lulapit. Alam mo ba, si ganito, nilapitan niya yung si ganito. Putang inang yan, anong paki namin doon? Alam mo yun? Kaya, kung gusto nyo, walang keme-keme, bukin ang ina. Kung gusto nyo yung isang lalaki, try nyo rin. Alam mo yun? Once in your life, try to risk at least, kahit alam mong, bilang isang babae, ha? Kasi, kahit alam mong out of your league, malay mo, fuckboy, tangina, matikman mo pa. Diba? Bago siya ikasalo ka, bago siya makabuntis ng iba, magpatikim ka, matikman mo rin siya. Diba? Alam mo yun? Kaya, don't ever. Basta mag-risk ka. Like, try to risk sometimes. Just once or twice. Malay mo, mabuntis ka. Magkondom ka kasi. So yun lang, gusto ko lang ibahagi yung mga what ifs ng ulo ko. Alam mo yun, wala siguro kayong naano dito, pero ni minsan ba hindi rin pumasok sa kukote nyo kung bakit? Paano kung yung tae kinakain ng tao? Diba? Tinae mo, alam mo yun, yung mga parang kalokohan na o na naiisip ko minsan. Gusto ko lang gawin. Kasi nga, wala lang, bukin ang ina, bakit ba? Ba't ka ba nangingialam? Bukin ang ina mo, gusto kong gawin eh. So yun lang, ako nga pala si Dencho at ito yung Denial Den JTV. Sana ikaw rin mag-initiate. Okay? Bilang isang babae, try mo rin once, babush. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes.